So, ayan guys, ngayong hapon. So, ayan, samahan nyo ako. Gagawa naman ako ng ice candy. So, itong gagawin kong ice candy ay hindi na natin siya lulutuin. So, karamihan kasing ice candy ay yung niluluto, nilalagyan ng cornstarch. So, yung akin naman ngayon, hindi na natin kailangang lutuin. So, ang kailangan ko lang na gagamitin ay itong pang palamig na powder. So, itong milk, ang tatak niya, chocolate powdered milk drink. So, etong ganito, ito yung ginagamit sa paggawa ng mga palamig. So, sobrang malasa ito. May flavor na talaga siya. Then, maglalagay na lang tayo ng gatas. At saka, itong chocolate flavor na condensed. So, ito nang ginagamit ko instead na plain na condensed. So, ganun lang siya kasimple, guys. So, ito na, guys. Umpisahan na natin. So, meron na ako nakaprepare dito sa bowl na water. So, ang kailangan natin sa isang balot ng Enjoy na powder na yan, ano yan siya, guys? 500 grams. Ang kailangan natin ay 5 liters na tubig. So, ganun siya karami. So, ayan. Ibuhos lang natin ng dahan-dahan. Tapos, haluin lang natin ng haluin hanggang matunaw siya. So, pag natunaw na, i-add na natin ang ating gatas. So, ayan ang ating evaporada. Alaska yung gamit ko kasi yun ang available. So, marami namang evaporada na pwede natin gamitin. So, sa akin lang Alaska kasi yun ang available ko. Then, ihalo na rin natin yung ating condensed na chocolate flavor. So, ayan, condensed milk din yan siya pero chocolate flavor para mas lalo talagang masarap ang ating ice candy. Chocolate na chocolate. So, ihaluin lang din natin ang haluin yan. Ihalo-halo lang talaga sila. So, ayan, haluin natin. Tikman natin kung sapat na ba yung tamis niya kasi yung juice niya matamis na yun din yung condensed. Pero kung kulang naman kasi ang ice candy talaga kailangan talaga ng medyo matamis-tamis kasi pag nabuo na yan, medyo nababawasan yung tamis. So, ayan, nag-a-add ako ng sugar. So, 1/4 na sugar din yung inad ko para kumpleto talaga yung kanyang tamis. So, ayan, nahalo na ng mabuti. So, ito yung plastic na ginagamit ko, yung patok na 1 3/4. So, 1 3/4 kasi medyo mataba-taba yan na size. At yung patok ang gamitin natin, yung puti, kasi matibay yan at hindi siya pumuputok. Kasi pag yung ibang plastic ang gamitin ninyo, puputok siya. So, yan, patok ay matibay yan. So, ayan, kung okay na, mahalo na natin, umpisahan na nating maglagay sa plastic. So, ganyan lang kadali. So, tansyahin lang natin yung gaano karami. So, sa akin, yung sakto lang na maisara ko yung plastic. So, ganyan lang siya karami. Ayan. So, dahan-dahan lang din tayo sa pag-ikot-ikot kasi minsan yung plastic sumasabog din minsan. Kaya ayan, careful din tayo sa pagtali. So, kailangan din na medyo sakto yung sikip niya, sakto yung ikot niya at walang space. Yan. So, ganyan ka dali lang gumawa ng ice candy. So, charang! Ayan. Ganyan kalaki. So, medyo malusog. Saktong laki. Tamang-tama ang laki. So, yun yan. Yun lang. At yun. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayong mag-plastic ng ating ice candy. Pasensya na kayo. Dito ako nakapwesto kasi mas komportable ako nakaupo dito sa maliit na upuan. So, ayun, masarap sa posisyon ng ganito.
Kanta-kanta lang. Yan. Kasi yung kanta na yun, ano yun, walang copyright. Kaya, kinanta ko. Yung iba kasi may, ano yun, hirap kumanta ng, ano, may copyright. Kaya, okay na yun. So, ayan na guys. Ito na lahat ng nagawa ko. So, ayan. Ang sarap na. Maano na siya. Ayan. So, ire-ref na lang natin. So, ang nagawa ko dito ay nakagawa ako ng 91 peraso. So, 91 peraso lahat ito guys. Ayan. Ibibenta ko ito na tag 5 pesos isa. So, tigas na natin yung ice cream. Hindi, kumuha ako ng konti. Ayan. Ito na yon. Pag matigas na siya. So, nakita natin na, ayan. Naka, ano yung, parang nahati siya sa dalawa. O, oh, yung chocolate. Nandyan. Tapos, ito siya. Kapag hinati mo siya, ayan. So, hindi siya matigas na matigas. Ayan. At saka, talagang, ayan siya. Ganyan yung texture niya. Ayan, ang sarap-sarap.